Magandang araw! Ako ay natutuwa at naparito kang muli sa aking channel. Narito si Maestra Mo upang gabayan ka sa iyong aralin sa Filipino para sa ikalawang baitang, Quarter 3, Week 4. Mga inaasahan na ilalarawan ang mga tauhan sa napakinggang teksto batay sa kilos, sinabi o pahayag na ipahahayag ang sariling ideya, damdamin, reaksyon tungkol sa napakinggang kwento batay sa tunay na pangyayari o pabula. Ang tauhan ay isang elemento ng maikling kwento. May pangunahing tauhan kung kanino nakasentro at umiikot ang mga pangyayari sa kwento. Mayroon ding mga pantulong na tauhan. Maaari mong ilarawan ang tauhan batay sa kanilang kilos, sinabi o pahayag. Ngayon, tayo ay magbabasa ng isang kwento na may pamagat na si Ginoong John de la Cruz. Tunay na bayani kung maituturing si Ginoong de la Cruz dahil sa kanyang kahusayan sa pagtuturo. Siya ay isang larawan ng tunay na maipagmamalaking guro kung kaya't mahal na mahal siya ng kanyang mga mag-aaral at kapwa niya guro. Isang araw, nagtaka ang lahat nang bigla itong magpaalam. Marami ang nalungkot at nanghinayang. Kailan kaya tayo magkakaroon ulit ng gurong katulad niya? Wika ng isang mag-aaral. Lumipas ang isang buwan, laking gulat nila nang makita nila si Ginoong de la Cruz na nagtutulak ng kariton na may mga kasamang batang kalye. Sinundan nila ito at laking gulat nila nang makita nila ang maraming bata. Wow! Isa pala itong silid-aralan! Nagtuturo pala si Ginoong de la Cruz ng mga batang kalye. Wika ng mga bata. Biglang napalingon si Ginoong de la Cruz sa kanila at sila ay tinawag. Tinanong ng mga bata ang kanilang guro. Sir, bakit po tinuturuan ninyo ang mga batang kalye? Nang makita ko sila, naawa ako. Wala silang matutuhan kung nasa kalye lamang sila. Kaya nandito ako ngayon para sila ay turuan. Tugon ni Ginoong de la Cruz. Pero bakit kailangan ninyo pa po sila sunduin? Tanong nila. Ipinapakita ko kasi na interesado ako sa kanila. Pero yung maliliit lang ang sinusundo ko. Yung mga malalaki ay kusa nang pumupunta rito. Paliwanag niya. Bayani ka talaga, sir. Wika ng mga bata. Napangiti siya at sinabi, kahit sino pwede maging bayani. O sige, mga bata. May gagawin pa ako. Paalam niya. Ang galing talaga ni Ginoong John de la Cruz. Maipagmamalaki ko talaga siyang guro. Alam kong nagustuhan mo ang kwento. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Ilarawan si Ginoong John de la Cruz bilang guro batay sa kanyang kilos, sinabi o pahayag. Ano ang masasabi mo sa kanyang katauhan? Narito ang iba ko pang itatanong sa iyo. Sino sa inyong mga guro ang tulad ni Ginoong John de la Cruz na maipagmamalaki ng bansa? Paano mo ipapakita ang paggalang sa iyong guro?
Mga bata, sa pagsagot mo ng mga tanong na ito, ay naipahahayag mo ang iyong sariling ideya, damdamin o reaksyon. Magagawa mo ito kung lubos mong naunawaan ang iyong binasa. Huwag kang matakot ipahayag ang iyong saluubin at mga naiisip upang malinang ang iyong kaisipan at kakayahan sa pakikipag-usap. Sagutan ang unang gawain. Ilarawan ang tauhan sa bawat sitwasyon. Piliin sa loob ng kahon ang iyong sagot. Una, habang kumakain si Faith ng tinapay, may isang batang lumapit sa kanya at humingi ng tinapay. Agad niyang binigyan ang bata. Si Faith ay isang batang... Magaling kung ang sagot mo ay mapagbigay. Number 2. Nag-aabang ng masasakyan si Ron dahil sinabihan siya ng kanyang nanay na umuwi agad ng bahay pagkagaling sa school. Ngunit sa kanyang paghihintay ay may mag-inang paparating na ang anak nito ay may sakit at kailangang madala agad sa ospital. Dumating ang sasakyan at imbes na sumakay siya, ay pinaubayan niya ang masasakyang huminto sa harap niya. Ang batang si Ron ay isang mahusay, matulungin. Number 3. Gustong-gusto ni Miguel maglaro sa labas ng bahay. Ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na huwag lumabas ng bahay dahil may kumakalat na virus. Agad sinunod ni Miguel ang utos ng kanyang ina. Ang batang si Miguel ay isang tumpak, masunurin. Number 4. Palaging naglilinis ng bahay si Jenaline. Kahit hindi siya inuutusan ng kanyang nanay, siya ay isang batang tama, masipag. Number 5. Nabasag ni Karen ang basong nakapatong sa mesa. Walang nakakita sa kanya. Ngunit agad niyang sinabi ang mga nangyari sa ina. Si Karen ay isang batang very good, matapat. Para sa ikalawang gawain, basahin ang kwento. Sagutin ang kasunod na mga tanong. Tandaan, dalawang mahalagang kasanayan ang iyong natutuhan. Una, ang paglalarawan sa tauhan batay sa kanyang ikinilos, sinabi, o pahayag. Gumamit ng mga salitang naglalarawan upang maipakilala mo ng mahusay ang tauhan. Ang ikalawa naman ay ang pagpapahayag ng sariling ideya, damdamin o reaksyon. Sa pagpapahayag na iyong sariling saluubin, tandaan lamang ang sumusunod. Gumamit ng payak na pangungusap sa pagpapahayag ng iyong ideya. Magtanong kung may hindi nauunawaan. Isipin ang damdamin ng makikinig sa pahayag na gagawin. Iwasang makasakit ng damdamin ng iba. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Basahin ang talata at pagkatapos ay gawin ang kasunod na gawain.
Sagutan ang panghuling pagsusulit. Basahin ang pahayag at tukuyin ang katangian ng tauhan batay sa kanyang sinabi. Piliin sa kahon ang sagot. Binabati kita sa iyong mga natutuhan. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Abangan ang susunod nating video sa Filipino. Hanggang sa muli. Paalam!